Ibang klaseng kisses ni Lavin po ang makikilala natin sa bagong movie na ginagawa ngayon. Kasama ni Kisses de Levin dito si Miss Lara Kigaman, at nakita natin sa video si Mickey Ferials. So aalamin natin kung talaga bang bagong mukha na nga ba ng isang Kisses de Levin ang mapapanood natin sa bago niyang movie na talagang inabangan na yan ng mga taga-suporta niya. Ang sabi nila, queen supports other queens, kasi makakasama niya dito si Lara Kigaman, na kung saan nagsabi dito ni Lara Kigaman na dati pinapaiyak lang kita. Ito ay tinutukoy niya dito ay pinaiyak niya si Kisses de Levin sa PBB Season 7, na kung saan ginanap doon noon yung beauty pageant ng PBB Season 7, and umiyak nga itong si Kisses de Levin dahil sa utos daw yon ni Kuya. Sabi niya, sorry na, sabi ni Kuya, ayun, kaya pinaiyak ka daw niya. Ngayon naman, pinapaiyak na natin ang isa't isa. Yan ay ikinasaya ng actress na beauty queen. Sabi niya, so happy to finally work with you, my sweet girl. Yun ang sabi niya. Paukol ito kay Mary Del Maymay and Tratang. Sabi naman ng isang Bea Santiago, my two favorites. And yun ang sagot niya sa thread ni Kisses de Levin. With all the chaos and pressures the artist is experiencing right now. Lang siya, guys. I never left. Kisses de Levin. Oh, did you hear that? She never left. Ayan, yun pala yun. Meron na itong 321 views, mga kaibigan, sa Twitter world. Pero yes, mga kaibigan, what they see versus what I see. Thank you for the smile you gave me. I've been wearing it a lot today. Yan ang sabi ng isang account sa Twitter world. Ayun, yun ang sabi ni Miss Lara Kigaman. Update, Kisses with Miss Lara Kigaman. Ayun, ipinost niya ito sa kanyang Instagram po. And then, embrace the beauty of your solo journey. Kasi wala pala siyang ka-love team sa GMA7. So, solo journey po niya. And pare-pareha na sila ni Maymay ngayon, na kasi nasa solo journey na rin si Maymay at saka si Heaven at saka si Edward John Barber. So walang love team, ang ginagawa nila ay flexible stars na sila ngayon. Ayan, and inaabangan natin kung anong klaseng acting ang bitbit ng isang Kisses de Levin, kasi nga sabi nila it's going to be a new face of Kisses de Levin. Kasi siba, diba, she is usually living a life of a beauty titleist. And in this movie, I think, base sa photo na nakita natin, nakatira sila sa isang bahay kubo ba? Or normal na bahay lang. So in this movie, she is maybe tawag dito, mahirap na inabot yung mga pangarap, nag-succeed, pero may iyak ang nangyayari. Kasi nga, sabi nga ni Lara, pinaiyak niya si Kisses at the same way si Kisses ay umiyak. Ano kaya ang trouble or problema sa istorya ng kanilang movie? Ayan, sa base sa nakita ng iba, sabi nila, I think gagraduate si Kisses de Levin daw dito kasi meron daw toga at ayun, may diploma. So maybe gagraduate na at na-achieve niya yung dream niya sa buhay sa movie na ito, which is makapagtapos ng pag-aaral. So yan ang isa sa ating pakakaabangan, of course. And yes, marami ang nagsabi na
medyo matagal nga bago nakabalik itong si Kisses de Lavin, pero ang sabi niya, I never left. Wala man yung mga activities na normal niyang ginagawa sa show business, pero hindi ni minsan hindi daw siya umalis sa showbiz. I love you, how easy it is to be around you. You make everything possible and everyone feel comfortable. Yan ang sabi ng isa sa kasamahan niya sa naturang movie. Kailan kaya ang umpisa ng showing ng movie ni Kisses de Lavin? Kasi excited na syempre ang mga taga-subaybay niya. Ang sabi nila, kahit na naka-t-shirt lang si Kisses de Lavin dito sa photos niya sa na-post sa social media, kitang-kita pa rin daw ang kagandahan ng isang Kisses de Lavin. Sabi ni Loving Kirsten, I never left. Indeed, because whatever Kisses does, she will slay here in Twitter. Again and again, ladies and gentlemen, Kisses is trending again. Ayan. So, yan po ay dahilan sa walang tigil po ang pag-trending party, pa-trending party ng mga taga-suporta niya. Ang tanong, sino kaya sa mga kabatch ni Kisses de Lavin sa season 7? Sa PBB season 7 makaka-abot ng talagang pinaka-highest na tagumpay sa mundo ng show business, sa mundo ng acting, sa mundo ng musika. Will it be Kisses de Lavin? Will it be Maymay Entrata? Edward John Barber? Heaven Paralejo? Will it be Viver Escalito or Marco Gallo? Elise Huson and Makoy De Leon? Alam natin, sobrang active ngayon. Si Elise Huson, kabi-kabilaan yung kanyang mga advertisement. And then, meron na siyang Dirty Linen. And there is one more coming. Nakasakasama niya sina Alexa Ilacan and Loiza Andalio. O, diba? And yes, Makoy De Leon, nasa Batang Quiapo. Si Heaven Paralejo, kabi-kabilaan ang movies na ginagawa. Viver Escalito, from being a host sa Pi Channel, meron siyang music single na inilabas and meron din siyang movie na darating. Edward Barber, busy sa kanyang hosting gig and ASAP natin to performances. Di natin alam lang kung kailan siya papasok sa acting world. Maymay Entrata, gumagawa ng kanta sa ngayon with Rocky Rock Santos. Naglabas ng dalawang kantang talagang tumatak. Makabugera, kakaya rin kaya, and pwede ba? And then ngayon gumagawa ng, hindi natin alam kung single or album. And we are just hoping na soon ay magkakaroon siya ng concert. At hindi rin natin alam kung kailan siya papasok sa acting world. Kasi nga palagi niyang nire-recheck ang mga proyektong ibinibigay sa kanya. And here comes Kisses de Lavin. After ng kanyang beauty pageant stint, bumalik na sa showbiz acting world. So alamin natin kung sino-sino nga ba ang makakaabot ng mga napakatamis na success na yan sa mundo ng showbiz. It's either singing, either acting, or modeling. Aalamin natin yan for sure dahilan nga sa heto at umaarangkada at talagang gumagawa ng pangalan ang mga housemates ni Pinoy Big Brother Season 7 sa showbiz world. Alexander Lexter Jules, I will see you later for more.